Hi guys! Welcome to my YouTube channel and sorry, hindi ako nakapag-ahit today, tinamad. So, naisip ko today is gusto kong mag-share sa inyo ng a little bit more about me and isa sa mga pangarap ko na hindi ko akalain na natupad. So, ano ba yun? I've always dreamed to travel around the world. Yes, travel internationally. And lumaki po ako sa isang simple, payak na pamilya sa isang medyo hindi naman kalayuan dahil malayong malayo talaga siya sa Katiel Davao Oriental. So noong mga 90s, pupunta kami ng Davao City. Magta-travel kami mga I think 9 hours or 10 hours. So at least ngayon, meron ng shortcut, mga 5 to 6 hours na lang. So, yun ang background ko. And sa yung family ko naman, yung mama ko was plain housewife. Yung tatay ko naman is family or company driver. So, kaya nakakapunta kami ng Davao City for free. Kasi pag may biyahe siya, yung truck niya na may lamang copras or whatever, sakay din kami. And so masaya naman yung childhood ko. Sobrang saya. 90s, 'di ba? 80s, 90s, sobrang wala pang cellphone and bahay-bahayan and everything. So wala talaga akong maitapong memories diyan. So paano ko ba masasabi na simple lang? Kasi unang-una, i-describe ko yung pagkain namin. So, may mga panahon na wala kaming kanin. So, pag walang bigas, ang kakainin namin is mga root crops like balanghoy or kamoting kahoy, sweet potato or kamote. Tapos, pag may bigas naman at walang ulam, tinatawag na saksak sinagaw, lalagyan ng kamote para magka-flavor or bigas with yung kanin tapos may lakatan or saging and pati ulo ng hindi ako kumakain ng ulo ng ano ng tuyo, pero pag walang ulam nag-aagawan kami. So meron lang ako, I'm very competitive hal na lumalaki ako, kasi one time meron kaming yung ulam namin ay isang sardinas lang and paghati-hatian namin yon kami magkakapatid. And parang meron pang lamang kahit sauce lang doon sa lata. So, ang ginawa ko, kinuha ko yung lata, pinasok ko yung kamay ko sa loob. Tapos, hindi na siya matanggal. So, pinadoktor ako ngayon ni Mama. Ayun, sa awa ng Diyos, natanggal naman. Kaya, I think hindi siya malinaw. Meron akong, ayan, ito. Yung scar na yan, dahil dyan sa sardinas. Dahil sa aking kaulitan or kasakiman. Kasakim ba yun? Ayan. So, ilan ba kami magkakapatid? 6 kami noon, pero meron akong half-brother ngayon. Pero sa first, sa nanay ko talaga, yung pang-anim, pag panganak pa lang, namatay siya. Supposedly, pangalan niya Jose. Tapos ako naman pang-pito, buhay. And yung pangwalo naman, pagpanganak, bunso namin sana, namatay naman. Supposedly, pangalan niya Benjamin. So, nasa kalagitnaan ako ng kamatayan. And voila, ang corona na sa akin. Buhay ako. Nakikit. So bad, no? Pero, well, all things work together for good. So, after niyan, pag-usapan natin yung... Meron ko digo para alam... Kasi... Ang totoo niyan, mayroon akong ginawang draft talaga in English para dun sa mga subscribers ko na British or na nakakaintindi ng English, hindi nakakaintindi ng Tagalog. Kaso, just ko, ang hirap, nakaka-drain, mag-edit-edit yun, tsaka yung grammar. Kaya sabi ko, Tagalog na nga lang ako. First language. So, food, yeah, additional about sa food, pag wala kaming
ulam, basta may kanin, lalagyan lang yan ng toyo or mantika or asin. Ayun na, masarap na siya. Tapos ang gagawin ni Mama, competition na kung sinong mauna. Matapos, minsan yung huli, maghuhugas ng pinggan. So, ganun, hindi ganun kabongga. Tsaka yung, ano ko, about sa food, wala akong masyadong discovery about food. Kasi yung mga kapitbahay ko, halos ganun din naman yung ulam. So, ang nasa isip ko, well, ganun talaga ang pagkain. Walang variation. Well, meron akong masasabi na after sa pagka-discover ko na marami palang pagkain sa mundo. That would be later. So, for God's grace, meron kaming doctor that time sa probinsya namin. And as I've said earlier, pupunta kami ng Davao City pag meron mga emergency. And until now naman, pag mga emergency, hindi naman kasi, simple lang naman yung municipality namin. And Davao City was my first travel outside of my hometown, Katiel. So, doon ko na-experience yung makapag-mall, yung may aircon, yung takot na takot ako, pati yung mama ko, gagamit kami ng escalator. Talagang tatalon kami pag yung start, and then pag tapos na nung flow ng escalator, tatalon na naman ulit kami. Pareho kaming takot. And yung una kong experience makapanood ng sine, Batman. So, ang ginawa ko, as much as I can, minimize ko yung mga nakakatawa or action bits. Tapos, pag-uwi ko sa probinsya namin, yung naalala ko, in-action ko rin sa mga kalaro ko. Na-share ko yung joy na naranasan ko doon. Supported naman sila, tumatawa naman, nakikinig naman sila sa akin. So, thank you my mga childhood friends. Shout out. School. So, nung nasa school pa ako, elementary and high school, nagbababad ako minsan sa library. Ano ba? Bukod dun sa mga assignments, ang binabasa ko talaga ay yung libro about America. Kasi I'm so excited pag nakabasa ako na about America. I love America. Pangarap kong makatira sa America until now. So, saan ba nag-start yung love affair ko with America? Well, sa textbook pa lang, na-brainwash na tayo na America is our hero. Uncle Sam saved us from Japanese colonization. Tapos meron din akong uncle na nakatira sa California. So yun ang laging nagfu-fuel din ng sana makapunta rin ako, pangarap ko makapunta ng America. And unfortunately, my mother passed away last January 31 year 2000, and kaka 17 years old ko lang noon, and graduating din ako sa high school. So, meron kaming family problem after she died, and pagkatapos ko ng graduation, pumunta ako ng Davao City, and kasi pupunta ako ng Manila doon. Para makitira ako sa kapatid ko and mabasakali na makapagtapos ng pag-aaral, which hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. And yung experience ko doon ng pagpunta ko doon was first time kong makakain sa Jollibee and McDonald's. Nag-lunch ako after kong kumain sa Jollibee, pumunta ako ng McDonald's. Busog na busog ako. Yung crew, marami siyang tanong sa akin. Nahiya naman ako magsabi ng... Kasi hindi ko rin maintindihan. Yes lang ako ng yes. So, ang dami kong in-order at kinain ko. Alam mo yung feeling na pagkain ko noon? Parang hindi ma-explain na joy. Yung ngiti lang ako ng ngiti. Tapos, sobrang saya ko talaga. Kasi yung napapanood ko lang siya sa advertisement sa TV. Tapos... finally, nakakain ako. Tikman ko na tong spaghetti. Kaso yung spaghetti nila, iba kasi sa probinsya namin or sa bahay namin, kinakain namin yung spaghetti pag naluto na, pinapalamig muna, tapos nilalagay sa fridge. Then, after mga few hours, pwede nang kainin kasi malamig na. So, dun ko nalaman na yung spaghetti pala siniserve ng hot. So yun, nakakilig. Super saya talaga nung nakapag-Jollibee ako at McDonald's.
And in speaking of TV, nagkaroon kami ng TV year 1996. Mga panahong Villa Quintana. Kaso sa hapon, hindi ko naman napapanood yun. Tsaka sa lugar namin, GMA lang ang nasasagap pa. Tapos paggabi, wala na. Lalo na pag cartoons ang pinapalabas ng GMA, hindi na siya visible. Yung parang may buhangin na or nagaganon, hindi na siya malinaw. So next na i-share ko is, kaya nga ako pumunta ng Davao City para pumunta ng Manila. So, after kong kumain sa Jollibee McDonald's, pumunta na ako sa ticketing office ng Sulpicio Line. Habang nakapila ako, meron namang tao sa labas na kamay ng kamay. Sabi, ganun. Sinisignalan niya ako na lumabas ako. So, sabi ko, ako ba? So, lumabas ako. So, ang sabi niya sa akin, meron akong ibebenta sa iyo na ticket ko. Dapat pupunta ako ng Manila pabalik, pero hindi ko na siya magagamit kasi hindi pa ako babalik. First class to siya. Ibebenta ko sa iyo ng economy. So, ako naman, okay lang naman siguro. So, walang paligay-lugoy. Sige, nagpasalamat pa ako. Kinuha ko yung ticket niya. Pangalan niya is Justiniano Mascardo. So, kinabukasan, pumunta na ako doon sa pantalan. Tapos yung guard nag-check ng ID. So, ako naman confident kasi may ID ako. Confident ako na may ticket naman ako. Pero hindi sumagi sa isip ko na magkaiba ang pangalan sa ticket at yung pangalan ko sa ID ko. So, parang thank goodness na hindi ko naisip din ang kaibahan kasi ninerbiyosin ako. Pero hindi ko alam nga, I was so naive, ignorante, so confident talaga. And timingly naman, pagdating ni Kuya Guard sa akin, hindi naman siya nag-check. So, ngayon ko lang realize. After that, nung medyo nag-mature na ako, tsaka ko lang na-realize pala na hindi pala magandang ginawa ko. Kasi just in case din, na lumubog yung barko, hindi na ako mahanap. Untraceable. Goodbye, world. So, but I'm just so thankful na, you know, inispoil talaga ako ni Lord that moment. Kasi, bakit? May sarili akong room noon, doon sa barko. Tapos, yung breakfast ko, pagising kinaumagahan, doon ako na-amaze. Sobrang, I've never been so amazed. Like, nasurpassan pa yung pagka-amaze ko doon sa Jollibee at McDonald's. Kasi doon ko na-discover na ang dami palang pagkain sa mundo. Well, hindi ko pa lang sa mundo, sa Pilipinas pa lang. So, nakita ko yung food na kahilera. Hindi ko makilala siya. Hindi ko alam kung ano to. Pero sobrang nag-uumapaw kasi buffet siya. So, breakfast, lunch, dinner, paiba-iba siya. Sobrang may beef tapa, may kare-kare, may basta ang dami talaga. Kahit yung itlog, na ang daming klaseng pagluluto ang itlog at yung may mga ingredients na or mga, you know, spices na hindi ko pa na natikman or nakita. And yung mga putahe, wow, talagang super amazed. And looking back, pag I feel sad and minsan nagiging ungrateful, so nag-look back lang doon ako sa moment na to kasi God protected me na hindi lumubog yung barko dahil Justiniano Mascardo ang aking pangalan doon. Tapos yung pagkain doon pinakilala sa akin ni Lord yung assurance na I will take good care of you, na mag-isa lang ako nag-travel papunta ng Manila for 3 days. So, nakarating ako ng Manila at doon nakipagsapalaran, and I will share more about that in my next vlog, my Manila story. But for now, yung si-share ko again is about my traveling dream come true. So, meron pang fascination sa akin nung bata pa lang ako kasama ng mga childhood friends ko. Obsessed na obsessed kami sa eroplano at helicopter. At bihira lang na may eroplano at helicopter na dadaan sa probinsya namin.
Kaya kung merong lumilipad na eroplano at helicopter, talagang tinititigan namin talaga yan. Tumatakbo kami, tapos chinichase, yung hinahabol, hanggang sa bigla na lang siyang mawala na sa mata namin. So, nung dumating ako sa Manila, after actually 8 years ko, 8 years ba? Yeah. Ang second job ko, or third job, is naging ground steward ako sa Cebu Pacific, sa Terminal 3, Manila. So, yung hindi ko akalain na yung, alam mo, God is good, kasi hindi ko akalain na yung kahit na munting hindi ko naman pinangarap na magtrabaho sa, pangarap ko lang mag, you know, traveling. Pero, alam mo, merong proseso, step by step, and yung mga nakalimutan ko ng mga nagpapakilig sa akin, like yung eroplano, helicopter, finally, nagtrabaho na ako sa airport. So, nakamit ako ng maraming all walks of life, mga piloto, mga gwapong flight attendant, and mga katrabaho ko, mga gwapo din, char. And, so, may mga nagiging kaibigan or kakilalang mga artista and politician. Basta, sobrang saya. I think, yung pagtrabaho ko sa airport is one of the best job I've ever had. For me, that was my top one. Yeah. And, so, nagtrabaho ko na ako sa airport. As I've said, no more chasing dahil nandun ako mismo sa aeroplano. I've experienced mag-open ng aircraft, mag-announce sa loob ng aircraft, mag-announce din ng mga delayed, mga complain and everything. So, yun. Baka pwede ko may share to mga Terminal 3 experience ko, no? My next vlog, maybe. Ang gusto ko talagang course noon after ko mag-graduate is tourism course. Kasi nga, di ba, traveling ang gusto ko. May nunal nga ako sa paa. At ang sabi nga ng nanay ko, ikaw talaga, layasin. Kasi kung saan ako napupunta. So, tourism talaga. Kaso, mayroon nga family problem. Sa family, hindi nga, family problem na nga. May family problem, may financial problem pa. So, daming problem. So, hindi na, nakalimutan na. So, wala na, nag-give up na ako. So, na magkatapos ng pag-aaral ng college at lagi akong merong something, you know, kulang. And thank God na pinuno niya later on in my life. So, nung trabaho ko sa airport, lalo ako na in love na mag-travel. Nakapag-travel ako locally. International naman. So, ang ginawa ko, nagbabasa ako ng Lonely Planet. And kasi isip ko, I'm not sure, pero at least sa ngayon, ay ang aking imagination at ang aking feelings ay makapunta ng Europe, somewhere in Asia, in Australia, especially in America. So magbabasa ako ng Lonely Planet. And lagi kong pinapanood yung music video ni Janet Jackson na Runaway. Yung nga, nag-run away siya in different countries or cities. So, now, ako yung tao na meron na yung mga contradiction. So, ano ba yung contradiction? Gusto ko mag-travel abroad. Sabihin natin mag-work din abroad dahil para makapag-travel na rin abroad. Pero, pag inisip ko na nandun ako sa ibang bansa, parang feeling ko mamamatay ako, especially yung Middle East. Feeling ko nilalagay na ako sa kahon and yung puso ko nalulungkot kahit na gusto ko sa ibang bansa. Dahil pala, it's not the right time, it's not the right place, and it's not the right me. It wasn't. So, minsan, pag everything fall in its places, mag-a-agree yung puso mo at isip mo, may peace ka. Kasi nagtrabaho kasi ako sa SM Harrison noon as gift wrapping clerk,
So merong mga Pilipino or mga Arabs na pumupunta sa gift wrapping section namin, nagre-recruit na magtrabaho doon sa kanila. So maraming beses 'to nangyari sa akin, ha. Pumunta ako sa agency nila and naghintay ako ng umaga, hindi pa dumating yung Arabo, hanggang hapon na nagsara na yung building, wala, hindi sumipot. So nagpasalamat pa rin kasi it's not my time probably, Lord. So wala din. Pero minsan pag nakaka-receive ka ng mga text or news na minsan kailangan mong mag-sacrifice for your family, kahit hindi ka masaya, ganun. So sabi ko, pipikit na lang ako, gagawin ko pa rin talaga siya kahit na parang wala akong peace. Pero thank God, meron siyang intervention. Kasi one time, so sabi ko, decidido na talaga ako. Pero Lord, ayoko talaga. Pero mayroong gera sa puso at sa isip. So pumunta ako doon sa isang agency, nakapila, and when it was my turn, yung manager, meron siyang nakalagay doon sa kanyang mesa verse na Mark 11 verse 22 and 24. Ang sabi is, have faith in God, Jesus answered. Sa verse 24, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours. So meron na akong pangarap talaga. Sabi ko, Lord, ito talaga ang pangarap ko. Pero parang hindi na yata. So parang tumiming siya na mga panahong yun. So sabi ko, nung nakita ko yung verse, sabi ko dun sa nag-hire, sabi ko, I'm sorry, I changed my mind. Thank you very much. Then umalis na ako. Okay, heart versus mind. So I have said, minsan, it's not general formula naman, ha, kasi iba-iba naman tayo. But for me, pag nagigera ang puso at isip, hindi siya right time. And dumating after 11 years, dumating rin yung right time. Kasi yung isip at puso ko nag-agree. Merong peace of mind. So, paano ba natupad ang mga pangarap ko? Well, God has been so gracious. Ang dami kong complaints, ang dami kong inaaway ko si Lord before. And sabi ko sa Kanya, Lord, haya mo na lang ako mag-complain, magtampo, maggalit-galitan. I know you can handle me because you're God. And forgive me, but this is relationship. I just want to be honest. And ayun, yun nga. Binigyan ako ni Lord ng package deal. So yung fully na-accept ko na yung sarili ko, who I am, my sexuality. So ang sabi ko, Lord, okay, I think this is it. Pero Lord, kung bigyan mo ako ng bana or mapapangasawa, same fate, number one, same fate. And Lord, sana somewhere, mahilig siya mag-travel kasi gusto ko niya mag-travel. And somewhere, a British prince na nagja-travel sa America, at nung kasalukuyan yun nasa Las Vegas, ang sabi niya sa akin ay nagdasal daw siya kasi mag-isa lang daw siya. Sabi niya, Lord, sana daw bigyan niyo siya. Ano ba yun? Paano ba sabihin? Sabi niya, Lord, I hope you give me someone to travel with me around the world and travel together in life's journey. So, na-timing din na yun din yung prayer ko. And same faith, pareho kaming Christian. And I know that there mayroong mga debate, so I will not give, you know, so much details or about that. Kasi ang ending, hatred lang. So kung anti or pro, basta this is my story, this is my life, this is my happiness, this is my journey. So yun. So nung finally, na-meet ko siya, package deal na, meron na akong asawa, nag-dream come true pa ako, nakapag-travel pa ako around the world.
So, I think my next vlog probably at some point ay paano ko na-meet ang asawa ko. Yeah. I think I want to end my vlog saying that do not give up. Do not give up your life. Do not give up breathing. Huwag sumuko. Alam mo, marami kang i-give up. Relationships or bad relationships, i-give up mo yung chocolates kasi nag-diet ka, marami kang pwede i-give up. Pero, huwag na huwag kang tumalon sa building or magpapakamatay, kilitin ang sariling mong buhay kasi life is full of surprises. Just like me, my story. You know, dati kumakain lang ako ng kanin and asin. Excuse me. Quiet, please. Go away. Kasi ako nga, yung story ko, kumakain lang ako ng asin, tsaka kanin or asukal and kanin. And ang dami kong pinagdaanan. Like, nung sa Manila, alam nyo, may time na wala akong makain. Hinahalughog ko yung kama ko. Baka may nahulog na mga piso-piso, may pang-candy ako. Pero alam mo yung ginawa ni Lord, hindi niya ako pinabayaan. Yung mga time na wala talaga akong makain, yung mga boardmate ko, tinawag ako, ang sabi, Jules, halika dito, kain tayo, pinagluto ka namin ng paborito mong pagkain. So yun, sobrang naiyak talaga ako kasi hindi ako hinayaan ni Lord magutom. Yes, nagutom ako kasi sinadya ako magutom, like mag-diet, something. Pero yung tipong, yung naghahanap na ako ng mga piso-piso pang bili lang ng candy, God has been so good to me. So kung feeling mo na hirap ka na, whatever it is it financially or na-reject ka or whatever, do not give up your life. Keep breathing. Yes, pwedeng sumuko. Kasi ako naman sumuko eh. Pero, alam nyo, God is good. Kahit sumuko tayo, hindi siya sumusuko. Tuloy lang ang tuloy. Pero, pag sumuko naman tayo, parang suko tayo, ano lang, relax, papahinga lang. Then, tuloy naman, mangarap na naman. Ganun, kasi nakapagod din minsan, di ba? So yun, please do not give up your life. Please don't. Kasi life is so good and life is beautiful. And there's so many surprises God has in store for you. Thank you. So thank you for watching, guys. And I hope na mag-subscribe kayo.